Okay, good morning. So for today's vlog, let's talk about the fear of commitment. For sure, ang dami sa inyo may fear sa commitment. So, sino ba ang prone sa fear ng commitment? Or sino ba ang ayaw talaga mag-commit sa relationship? Pag-usapan muna natin, who's the gatekeeper of the relationship? Sino ang gatekeeper ng relationship? Di ba lalaki? Because we are the one choosing who we want to be with when it comes to relationship. But when it comes to gatekeeper of sex, women. Sila ang namimili kung sino yung gusto nilang makasama or kung sino yung gusto nilang lalaki na to be slept with. When it comes to choosing the relationship, lalaki ang may leverage. Alright? So if we talk about the fear of commitment, babae at lalaki, pwedeng may takot sa commitment. Okay? Pero, isa lang naman ang reason yan. Ladies, para sa inyo to. Isa lang ang reason kung bakit ayaw makipag-commit ng isang lalaki sa inyo. Hindi dahil takot siya. Kundi dahil what you offer is not really good enough. Ano ibig sabihin na? Ang mga lalaki, karamihan ng lalaki, we want something to achieve, di ba? We want to be successful. We want to have a good body, great shape. I want to buy Rolex. I want to buy another motorcycle. So I need to commit with that. I need to do something enable for me to get my dreams. Kailangan ko mag-commit para makuha ko yung mga bagay na gusto ko. Kung sasabihin ng mga babae, karamihan sa lalaki, takot mag-commit. No, hindi po. Misa kasi ganun talaga eh. Women use or trying to insult men just for you to be with in a relationship with them. No, don't fall for that, guys. May mga babae na isi-shit test kayo para mapa-oo ka. O, sige na, ang kulit mo eh. Sige, tayo na. Ayun, ganun, diba? Pero may mga lalaki rin naman na gusto ko agad din relationship sa isang babae kahit di ba niya to kilala. May mga kilala akong ganun. Nagmamadali. Kaya end up, sila'y habol ng habol doon sa babae. Kasi yung babae yung may leverage. Kasi ikaw, binigyan mo ba naman ng relationship na hindi niya in-earn eh. Diba? Tapos di ba siya ganong kalala. So ano in-expect mo? Yung mga ganun babae, syempre, maybe they will take advantage of you. Pag nakita niya na, oh, okay, gusto mo nito, makulit ka. Gusto mo makipag-relationship ako sa'yo, hindi ba ako kinikilala? Oh, yan. Kaya ganyan ang papala ng karamihan mga lalaki. Pag atat na atat makipag-relasyon. Kasi sinabi ko sa ibang videos ko, you need to wait for at least 6 months to 1 year. Kailangan kilalangin mo siya mabuti. Tanda mo, Brad, commitment yan eh. Di ba? So ladies, when it comes to commitment, huwag kang magtaka kung kayo makipag-commit sa'yo ng lalaki agad. Because gusto niya makita kung talagang, kumbaga, I will invest eh. My time, my resources, almost everything I will invest on you. Di ba? Tapos, eto lang makukuha ko. Parang, ano kapalit? Ganda lang? No way! Di ba? Wait a minute! I need to know kung may mga some issues ka or some trauma, especially with your ex, di ba? O may kilala ko. Sasabi niya sa akin, Brad, I found out yung dinidiskarte ang kong babae, nakipagkita pa rin sa ex. What? Eto matindi. Sabi ko, ano yan? Anong ex yan? Recent ba yan? O matagal na? O pang ilang ex niya? Ang masakit is yung unang ex, yung babae, nakatatlong jowa na. Pero yung babae, nakikipagkita pa rin doon sa unang ex. What? So, ibig sabihin, her ex-boyfriend giving emotional tension sa kanya. Kasi, hindi sasama ang babae sa'yo kung wala ka na po provide na any emotional tension or any value sa buhay nila. Diba? Bakit siya sasama sa'yo kung boring ka naman? So, ibig sabihin, yung dalawang naging ex ng babae is talagang walang kwenta. Gago! Ang may kwenta is yung unang ex. At eto ang kwento. Yung unang ex is maloko. What? Kaya sila naghiwalay nun is nalaman niya na maraming chicks. Oh, see? Guys, nakita mo na? Women will say, I want a nice guy. I want someone na talagang magiging proud ako sa kanya. Yung magugustuhan ng family ko. Pero they will respond into something else. Diba? Nice guy ba yung marami naging chicks? At ilang beses niya daw nahuli yung lalaki na maraming babae. At eto pa, they have a circle of friends. So ibig sabihin, pag may gathering, nagkikita pa rin sila. So ayun, kumbaga, ang nangyari is gagawa lang para siyang rebound. So eto si girl, na patuloy na nakikipagkita sa ex, pero ang sabi niya, wala naman daw nangyari.
kain-kain lang. Ulol. What? Brad, nung araw, may nangyayari sa inyo. Tapos kayong kain-kain na lang. Ano yun?